Hi guys, kung naghahanap ka ng video na full step by step kung paano kayo mag-invest sa stock market, ang video na to ay para sa iyo. Panoorin niyo yung video hanggang sa dulo at gagawa ako ng tutorial sa inyo paano kayo makapagsimula na bumili ng mga stocks dito po sa Pilipinas. Ito po ay full step by step na tutorial gamit po yung ating PC. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, huwag na nating patagalin guys. Let's go! So, ngayon guys, nandito na po tayo sa isang broker, online broker, wherein dito tayo bibili ng mga stocks. So, guys, napakadali po kasi mag-sign up dito. At dito, guys, meron na po akong account. Kaya, online na lang. Kasi before, alam ko, pupunta ka pa dun sa office nila para or mag-mail ka mismo sa kanila para ma-approve po yung application mo. Pero ngayon, 100% online, nakapag-create na ako ng account. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. So, itong tutorial na to guys, is masusundan din to ng mga iba't iba pang mga pamamaraan kung paano kayo bumili, paano kayo magbenta, at paano kayo mamili ng mga stocks na pwede nyo pong ilagay sa portfolio nyo. So, ito ngayong tutorial na to is tutorial guide lang para makapag-create kayo ng account at paano kayo magkapag-start na rin na makapag-invest dito po sa COL Financial or online broker na to na para meron po kayong stocks na mahawak. So ngayon, nandito tayo ngayon. Type nyo lang po dyan sa browser nyo yung colfinancial.com. Yan lang ilalagay nyo. And lalabas po yung katulad nito. So dito, makikita nyo. So ito yung i-ready nyo yung requirements. So one valid government issued ID. Yung ginamit ko po dito ay yung aking license, driver's license yung ginamit ko. Napakabilis po yung transaction. So clear photo and signature. So, dapat meron din kayong Philippine bank account details. Yan yung mga requirements. Or meron kayong, at saka meron kayong TIN for employed, self-employed, and foreigners. SSS, GSIS, for locally employed. Kailangan nyo rin yan, i-provide nyo yan. And blank sheet of paper with 3 consistent signatures. So, papel, pipirmahan nyo lang yon, ipicture nyo yun, mamaya makikita natin. So, dito, additional, okay, for non-resident or foreigners, so basahin nyo na lang din. So, ngayon, ang next na gagawin na natin is mag-click na tayo dito sa sign up. So, dati kasi sabi nila pupunta pa sa office, pero the good thing right now is 100% online. Wala na po kayong, hindi na kayo lalabas ng bahay para makapag-create kayo ng account. So, click nyo itong sign up at ito yung ipoprovide natin sa COL Financial. Okay? So, ito na yon, COL account opening, please be informed. We are now accepting account application on limited capacity. Okay, so thank you for your patience and understanding. So, yun. So, 3 signature samples with your ID, selfie, and selfie with your ID. Click natin itong get started. Okay, so dito ay makikita nyo, click nyo lang yung I agree. Pwede nyo rin basahin muna to hanggang sa baba para mabasa nyo rin kung anong laman niyan. Then, I agree. So, dito guys, identification, so fill up nyo lang first name nyo, middle name, last name, suffix kung meron yan, kung junior, and email address plus yung cellphone number. Importante yan. Okay, then, ito lang po yung lalagyan natin. So, kapag nalagay yung email nyo, I am not robot, then next verification. Mag-i-email yan. So, ipapakita ko sa inyo yung email nila. Ito yun. So, meron ngayon marereceive na ganito. Verification, click nyo lang yan. Thank you for choosing COL. Yung email na ginamit nyo doon, okay, makikita nyo doon dito, di ba? So, yung email, yun yung i-open nyo sa inyo. And yung cellphone number, kailangan nyo rin mamaya. So, then click nyo yung verify. Please note that this link is only valid for 48 hours. So, kailangan pala ay ma-fulfill nyo lahat yan within that day or within 2 days. And yung next, ito yung next naman, may text. Okay, so dapat punta kayo sa cellphone nyo and meron silang text para makita nyo rin. Then, makikita nyo, ito yon. So, meron kayong
Your email and mobile has been successfully verified. Continue my application. Then click nyo yung my application and then mag-fill up na po kayo ng kailangan yung nagawa ko na kasi sa akin yan. Kaya, kumpletuhin nyo na lang din. Click nyo yung continue my application and then balik kayo dito. Ito yun eh. Verification yan niya. Yung cellphone number mo at saka yung email mo, then fill out form. Yung form na yan, yan na po yung ilalagay natin yung ating mga personal information, yung ating address. Kasi meron na tayong first name, meron ng middle name, meron last name. Yung address nyo, then i-fill up nyo na yung mga iba't iba pang form. So, ipakita ko sa inyo yung iba. Ito, gagawa tayo ng sample lang. So, ngayon guys, gumawa ako ng sample dyan. Naglagay na ako ng pangalan, middle name. Then, para makita nyo lang yung next na gagawin. Then, click itong I'm not robot para makagawa tayo ng actual. Then, click lang natin itong next. Yan. So, ngayon ay titignan na natin kung ano yung next move natin. So, yun o. Okay, identification, verification, fill out form. Okay, so ngayon, we sent an email to the new, yung email na yan, and check natin. Please click the link in that email to continue and new page will open to continue the sign up process. So, makita natin. So, post ko lang sandali. So, ngayon, itong email na to, okay, click lang natin itong COL, ito yun, no? Thank you for choosing, so, yun nga yung kanina, diba, sample natin. Ang gagawin na natin is verify natin yan. Okay, so ano yung next na mangyayari dyan pag na-click natin yung verify? Okay, para makita nyo rin yung... So, eto na yon. Lalagay nyo po yung cellphone number nyo. Verify yung OTP. Magsesend nyo ng OTP. Doon sa cellphone na inilagay natin. Halimbawa, meron tayong cellphone na yon. Sa cellphone nyo, titignan natin kung merong number yan. So, meron dumating dito. So, anong number yon? Dapat ay makikita natin yon para makita natin yung... Okay, sa cellphone number na yon. Check natin kung meron. Dumating. So, meron. Dumating na dito. So, ilalagay lang natin. Yung cellphone na inilagay nyo dyan, ha? Yan. Then, click mo lang yung verify. Para next na gagawin na natin is makikita nyo yung actual. Ito na yon. So, makikita nyo na nandyan na yung mga iba't ibang form ulit. Then, click mo lang yung agree. Okay na yan. Then, click na successfully verified na yung ating email and yung etong cellphone number natin. Ang next na gagawin na natin is click natin itong next na to. And then, dito na yon. Okay, individual ba siya? Joint ba siya? Or ITF? Okay, so... An investment account opened by the parent intended for his or her child 18 years old, below 18 years old. So, pwede pala yan. Pwede na, tayo, pwede na natin palang i-open yung ating anak. So, ang gagamin ko lang sa akin is, kailangan ko lang yung individual. Okay, so, gagawin na natin, click lang natin itong next. Ayan, ito na yung information. Civil status, gender, birthday. So, kailangan nyo ng fill up niyan. Then, para pakita ko na lang. Birthday, then click ko lang yung next. Kailangan talagang fill upan. So, kailangan nyo i-fill up. Okay? So, fill up natin. So, dahil malaki yung mga information dyan, so, i-block ko yan. Para hindi nyo makikita yan. Pero, kailangan nyo fill upan yan. Then, click lang natin itong next. Ayan. So, ngayon ay lalagay na natin ulit yung ating mga address. So, kailangan nyo i-fill up yan. So, hindi ko na itutuloy itong ipakita lahat yan, guys, kasi may confidential yung mga address na yan and then yung mga information. So, fill up nyo lahat yan. Once na fill up nyo yan, so, wala pa kayong password kaagad yan kapag okay na yan. Hanggang dito sa pinaka-ID nyo yan eh. Kailangan nyo pong i-fill up lahat yan. So, sige, gagawa tayo ng tutorial pa rin hanggang sa dulo. And then, i-block ko lang itong mga information na yan mamaya sa editing natin. Then, next natin is click lang natin itong next. Yan, so dapat ay nandito na yon kung ano yung employment status nyo. Okay, so click nyo lang itong employment. So, self-employed ba kayo? Then, dito na yon, i-fill up nyo na po yung position nyo, TIN number nyo, SSS, business. Kailangan nyo i-fill up lahat na yan. So, ganun lang kadali, guys. Kailangan nyo na lahat i-fill up yan. Ngayon, kung okay na yan, okay, wait nyo na lang for you for 48 hours yung ibibigay sa inyong password. Okay, fill up nyo yan. Papasa po kayo, nakalagay kanina dun, di ba? Kailangan nyo ng clear ID. Nag-selfie kayo. Okay, yung kasama yung ID nyo. I-scan nyo po yung ID na ginamit nyo and then meron kayong tatlong signature na tatlo. Okay, fill upan nyo, picturean nyo lang yon and ipass nyo yan. Okay, after 48 hours, mabe-verified po kayo. Ganito po yung makikita nyo yung email nila. So, kapag verified na kayo, ito na po yung makikita nyo mismo. Okay? So, congratulations, your COL account application has been approved. Your COL ID number, so ito yan, naka-block naman na yan. The last step is to activate your COL account by funding it. Ito na yun. So, ang gagawin nyo lang guys, kailangan nyo pong kunin yung 8 number na to. Okay, then, kapag okay na yung 8 number na yan, ito yung tatandaan nyo para pag nagpadala kayo or pwede kayong mag-cash in. Pwede na kasi kayong mag-fund. Paano ba mag-fund dyan? Ito yon.
pwede kayong mag-fund through GCash or Paymaya with at least 1,000 pesos. So, pwede kayong mag-start as low as 1,000 pesos. So, yun yung gagawin natin. Ngayon, magpapakita ko sa inyo yung aking account. So, ngayon guys, kung nandito na po yung pinaka-account nyo na, so, ito yung sa akin. Okay? So, personal account natin. Ang maganda dyan, okay? So, dito makikita nyo yung pag-trade. So, dito kayo, pwede kayong mag-trade. Yan, click nyo yung trade. And then, dito pwede kayong bumili. So, tayo, meron tayo ngayon available na pwede ipambili na 41,000. So, meron na akong nabili. Ito yung portfolio ko. So, nakabili na tayo guys. Nakapag-start na rin akong bumili dito. Okay? So, bumili ako ng BDO at saka DDMPR. Yung rate na yan. So, yan ay ito na yung mga, ito na yung total na portfolio ko. 14,381. At meron akong 41,000 na balance na pambili ulit ng stocks. So, guys, may mga maraming tutorial dyan sa YouTube kung paano kayo bumili ng stocks or ano yung mga stocks na maganda. Okay, so pwede kayong manood at pwede rin kayong gagawa rin ako ng mga tutorial dyan para makakita po kayo ano ba yung magandang bilhin. So, depende yan sa goal natin at depende sa reason natin kung bakit tayo mag-i-invest dito sa stocks or sa stock market. So, at least alam nyo na kung paano kayo mag-start. So, okay. So, pag-start, sabi ko nga, pag-deposit lang kayo, within 24 hours, makakabili na po kayo ng mga, within 24 hours or 48 hours, darating na po yung fund nyo from GCash or Paymaya. Yun na yung pinakamabilis na way para makapag-fund po kayo ng account nyo dito sa COL Financial, which is online na broker to. So, yun lang. At abangan nyo yung mga videos ko. Siguro, gagawa tayo ng videos kung ano ba yung mga, ano ba ibig sabihin ng rates, ano bang ibig sabihin ng mga iba't ibang mga stocks na pwede nating bilhin dito sa Pilipinas. So, once again, this is Mark. Sana nagustuhan nyo at sana nakapagbigay sa inyo ng guide paano kayo mag-start mag-invest sa stock market. So, thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.